Nasa aklat po tayo ng Hebrews, chapter 10 ng Hebrews. Sunod na po natin ang John chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 4. For it is not possible that the blood of bulls and the blood of goats should take away sins. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Verse 6, and burnt offering and sacrifices for sin thou hast not had pleasure. Then said I, Lord, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Verse 9. Then said he, Lord, I come to do thy will, O God. Verse 7, then said I, si Jesus po itong nagsasabi, kinakausap po niya ang Ama, then said I, Lord, I come. In the volume of the book, it is written of me to do thy will. Para po sa karagdagan pong kaalaman, ito po ay tungkol sa kaligtasan po ng tao. At ang kaligtasan ng tao ay pinag-usapang mabuti ito ng tatlong katauhan. Nag-uusap ang Ama, nag-uusap ang Anak, nag-uusap pati ang Banal na Espiritu. At sa lingid sa kalaman ng lahat ng tao, nakakit ang Diyos ay nagbigay ng mga batas kung paano mapatawad ng Diyos ang tao. At ibinigay ng Diyos para mapatawad niya ang tao sa kanyang kasalanan ay ang mga hayop na araw-araw na iniyahandog doon sa altar. Pagdating ng panahon, sa katotohanan nito, lumipas ang mga panahon, sa loob-loob pala ng Diyos, hindi siya masaya doon. Dahil unang-una kung bakit hindi masaya ang Diyos dito, na bagamat siya ang nabigay ng paraan na kahit papano ay maibsan yung galit niya sa kasalanan na ginagawa ng tao. Para mapatawad niya ang tao, ay nagbigay siya ng batas na pagka ang isang tao ay magkasala, magbibigay siya ng mga hayop, na ang mga hayop na ito ay walang kapintasan. At ang dugo ng mga hayop na ito na walang kapintasan, na ibinibigay ng tao para sa kanyang kasalanan, ay napapatawad siya ng Diyos. Ngunit, ang katotohanan nito mga kapatid, hindi naaalis ang kasalanan. Naintindihan po natin ito? Pwede kang patawarin kita sa kasalanan mo sa akin, pero yung kasalanan na ginagawa mo, hindi ko kayang alisin yan. Ang mga dugo ng mga hayop na pansamantalang ibinigay ng Diyos sa Old Testament, sa totoo nito, hindi nagagalak ang Diyos. Dahil hindi talaga nakapag-aalis ito ng kasalanan, pero napapatawad ka ng Diyos. Naintindihan ninyo ito? Pero may kasalanan diyan, pero napapatawad ka ng Diyos. Pero hindi naaalis ang kasalanan na yan. At dahil sa hindi natatanggal ang kasalanan na ito, at dahil sa hindi nalulugod ang Diyos sa mga offerings na ito,
eto na ang anak. Sinasabi niya, dahil hindi ka nalulugod sa mga dugo ng mga bulog na baka at ang mga bulog na kambing, ako ay narito. Pumapa sa balumbon ng mga aklat upang gawin ko, upang gawin mo, upang gawin ko ang iyong kalooban. Nandiyan na po yan. At nangyari ito nang si Jesus ay pinanganak nung si Jesus ay namatay. Nasundan po niyo ito? Ngayon po, gusto kong idugtong po sa inyo ito. Ang kaligtasan ng mga Hudyo at Gentile na ngayon ay nasa atin, na ngayon ay nasa kanila, ay bunga ito. Hindi ko lang kasi maitagalog ito, pero pakitagalog na. Di pa nagpresentar ni Apo Jesus, di biyag na. Ano yung pinipresent niya? Yung volunteer. Hindi ko kasi maitagalog ito eh. Sa English, okay. Volunteer. Ngayon, hindi ko makahanap sa Tagalog. Kusa ba yon? Kusang magkusa ka. Ang pagkakusa ng Panginoon, yung pag-volunteer niya sa kanyang sarili, ay sanhi ito ng ating kaligtasan. Amen? Ano ulit yung Tagalog niya? Yung kanyang pagkusa na ibigay niya ang kanyang sarili ay naging bunga ito ng ating kaligtasan. Walang taong humingi sa kanya kailanman ay hindi nanggaling sa atin, O Jesus, iligtas mo ako. Maging ang amaman ay hindi pinersa ang anak. Maging ang banal na espiritu ay hindi niya pinersa ang anak para magkatawang tao, para iligtas niya tayo. Kundi, ano ulit yung Tagalog? Kusa niya itong ibinigay. Dahil na sinasabi niya sa Hebrews, verse 7, then said I, kaya sinabi ko, Lord, I come. In the volume of the book, it is written of me to do thy will. Verse 9, inulit, then said he, Lord, I come to do thy will, O God. Kaya tinanggal niya yung una, walang iba ang mga batas ng paglilinis sa kasalanan upang itayo ang pangalawa. Gusto kong muling banggitin ito sa inyo. Ang kaligtasan natin ay dahil sa kusa ni Jesus ito na ibigay ang kanyang sarili. John chapter 10. Verse 17, therefore, that my Father loved me, kaya ako minamahal ng Ama, because I lay down my life, that I may take it again. No man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. Yun yung kanyang karugtong. Walang sino mang tao ang pumilit sa kanya. Kapasya niya ito na mamatay para sa atin. Amen? Walang relihiyon na pumuwersa sa Panginoon para magkatawang tao, kundi ito ay nilayon ng anak. Ito ay pasya ng anak para iligtas tayo. Baka kasi pagka dumating ang panahon, naligtas ako, Panginoon. Alam mo na yan. Dahil ipinamanhi ko na iligtas mo ako. Hindi po totoo yan. Ang katotohanan nito ay pasya ng Panginoon. Siya ang nagpasya. Hindi ang banal na espiritu ang nagligtas sa atin. Hindi ang ama ang nagligtas sa atin. Ang anak ang nagpasya nito. Nakuha natin ito. Ipasya mo ang iyong sarili.
mag-volunteer ka. Dahil malaking bagay ito sa buhay ng isang tao. Makikita natin ang pasya ng Panginoon na dapat nating tularan. Nagbunga ito ng kaligtasan. At pagka ang isang mananampalataya ay meron siyang pasya sa kanyang buhay. Amen? Pagka voluntaryo ang isang Kristiyano o ang isang tao, may malaking mangyayari dito. Marami na kayong naririnig ng mga volunteers, amen? Ang hindi natin alam, voluntaryo ang Panginoon, kaya tayo naligtas. Hindi natin ito pinilit. At ito'y naging saligan na ng maraming mananampalataya sa lumang tipan at sa bagong tipan. Maraming mga tao ang nagpapasya sa kanilang sarili to do good or to do something good for others. Pagka walang pasya o yung tinatawag nating pagpresentar sa sarili, kakaunti lamang ang magagawa natin. Noong ang COVID-19 ay rumaragasa sa bansang Pilipinas at sa buong daigdig, ang malaking dahilan kung bakit nagtagumpay ang bansa sa laban na ito ay dahil sa napakaraming mga volunteers. Amen? Volunteers na nagpakain sa mga volunteers. Maraming mga sa lahat ng bahagi sa buhay ng isang tao, makikita nyo lagi pagka mayroong mga sunog, karamihan kumikilos diyan mga volunteers. 5 lang, 7 ang tauhan ng fire department na pupunta. 100 ang volunteers doon. Dahil kung sila lang, walang mangyayari. Sa palagay nyo ba sa DOH walang volunteers diyan? Napakarami po diyan. Di ba naniniwala kayo doon? Sa loob ng iglesia, sa lahat ng mga mananampalataya, sa loob sa Old Testament at sa New Testament, magpapakita ako na ang pagiging isang mananampalataya, pagka sila ay nagpasya, ibigay nila ang kanilang sarili, volunteers, ano? Malaki ang nagagawa nito. Unang-una sa kaligtasan. Papakita ko po sa inyo ito, no? May mga volunteers dito at mayroon silang pinagtutuunan ng pansin kung saan nararapat na ang isang tao ay magpasya para gumawa ng isang bagay. Ang huwaran natin ay ang ating Panginoong Hesus. Naligtas tayo dahil sa sariling pasya ng Panginoong Hesus. Hindi pasya ng Ama. Hindi pasya ng banal na Espiritu. Pasya ito ng anak. Parang magulo, ano? Kayo ang naguguluhan. Hindi ako. Para sa kakalinawan po natin, ano, doon sa pagiging mapagpasya tayong mga mananampalataya. Yung pagka nagpasya ka na isang bagay na gagawin mo na mabuti, siyempre, at mayroon din nagpapasya na gumawa ng masama sa kanyang kapwa-tao. Magpapasya tayo sa espiritual na bagay. Ito ang pinaka-isa sa mga mabibisang instrumento ng Diyos sa lumang tipan, sa bagong tipan noon. Yung may mga taong nagpapasya sa kanilang sarili na gumawa ng bagay. At sinasabi doon sa lumang tipan at sa bagong tipan, ang mga pagpapasyang ito na gumawa ng isang bagay, lalo na sa panig ng Diyos, ito ay napakabangong samyo at kaaya-aya ito sa harapan ng Diyos. Uulitin ko, ang Diyos ang unang-unang nagpakita ang Panginoong Hesus ng pasya para maligtas tayo. Anong alam natin sa kaligtasan? Pasya niya ito bago ang langit at lupa. Bago ang tao ay nagkasala, nandyan na ang pasya. At gusto ko na rin banggitin, brethren, na pagka mayroon ito sa puso ng isang mananampalataya,
ito ang pinipisil-pisil ko kung ano ang naibibigay nito sa ano sa old at saka sa new. Ito ang nagpapabilis sa gawaing espiritual sa mga maraming mga volunteers. Ulitin ko po ano, baka mawala. Ito, isa ito sa mga nagpapabilis na pinakakamay at pinakapaa ng Diyos. Ang mga volunteers. Pasya nito. At nakapagdaragdag pa ito ng strength sa mga taong may mga pananagutan na natutulungan nila ito. Pagka kasi nagpapasya ka, nagvo-volunteer ka na isang bagay na gumawa, ipinapakita mo rito yung pagmamahal mo. Siyempre. Dahil kung hindi ka nagmamahal, bakit ka magpapasya na gawin mo isang bagay? Gagawin mo ito dahil ipinapakita mo ang iyong pag-ibig. Ipinagpapakita mo, ipinapamanas mo na ikaw ay nagmamalasakit. Tama ba? Ipinapakita mo na may proteksyon ka sa isang bagay, higit sa lahat ay sa tao. Kaya ka nagkakaroon ng pasya, walang sapilitan. Gumagawa tayo, tumutulong tayo sa mga kinakauukulan. Ang pinag-uusapan natin higit sa lahat ay sa espiritual. Matthew chapter 8. Tignan nga natin kung merong magpapashare rito. Volunteers! Chapter 8. Verse 18. Now, when Jesus saw great multitudes about Him, He gave commandment to depart unto the other side. Ang gusto ng Panginoong Jesus muli ay paparoon sa isang lugar para doon ay magpahayag ng kaligtasan. Verse 19, and a certain scribe came and said unto Jesus, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. Kita nyo yung pag-volunteer ng tao? Makita nyo ito? Isang napakagandang halimbawa sa isang napakarunong na tao, tagapagturo sa bansang Israel sa espiritual, ang iskribang ito na naging disipulo ni Kristo Jesus, na sinasabi niya ay, sama rin ako, Panginoon. Bakit ka sasama? Siyempre, to preach the gospel. Pero ang sinabi ng Panginoon Jesus, para walang sisihan, mayroong bahay ang mga asong gubat, may mga nest, ang mga ibon. Pero ako, walang tiyak, nakapahingahan. Kung saan na ako aabutin ng gabi o ng hapon, doon na ako magpapahinga. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man have not where to lay his head. O sama ka, mag-volunteer ka pa rin, samahan mo ako to preach the gospel, sige, sama ka. Walang nagbo-volunteer na katulad ng mga ganitong tao. Pagka kasi sinasabi mong preaching the gospel, iniisip natin, mauubos ang oras ko dyan. Siyempre, mauubos din ang aking lakas dyan. At saka wala naman ako walang gain dyan. At pagkatapos ang sinasabi nito, sinabi ng isa, Panginoon, sama din ako. Pero, yung tatay ko kasi patay. Libing ko muna. Hindi, ayaan mo nang ilibing yan. Kung talagang mag-volunteer ka, di, sama ka kaagad sa akin. May nag-volunteer to preaching the gospel. Hindi na kailangan pang Brad. Sama ka na, oh.
May mga baboy ako. O, ganun. Mahalaga ang pagbo-volunteer dahil malaki ang magagawa nito. Dahil ang mga trabahador ay kakunti, dadami lamang ito pagka may nagbo-volunteer. Pagka ito ay, ano yung Tagalog natin ulit? Kusa. Pasya natin sa bagay na ito. Kakaunti yan ang mag-volunteer doon sa gospel. Meeting. Sige, meeting. Prayer meeting ng Panginoon. Patawarin mo po kami. Pero ang mag-volunteers, wala. Ang kaligtasan natin ay ang kusa ng Panginoon. Volunteer yan ng Panginoon. At susundan natin ang pag-volunteers din natin. Palalawakan natin ang maraming ligtas na tao. I'm always praying to God to increase the souls in the Light of Truth ministry. But it cannot happen, brethren, without these volunteers. Lagi, halos gabi-gabi, Panginoon, dagdag mo ng mga taong ligtas sa Light of Truth ministry. Tagal na ang panalangin yan. Walang nagbo-volunteers. Tsaka hindi na tayo, ito talaga hindi na tayo mag-volunteers. Trabaho talaga natin yan. Amen? At minsan yan, noong nagsasalita ang Panginoon sa aklat ng Isaiah, ang sabi niya sa chapter 6, sino kaya ang susuguin ko? Sino kaya susuguin natin, ano? Nung marinig ito ni Isaiah, dahil nagparinig ang Diyos, sabi ni Isaiah, ako na lang, Panginoon, ang suguin mo. To preach the gospel in the Old Testament. Nakakit, magparinig ka kung minsan talagang wala. Ano? Nagpupagalan gayam. Or an anumon. Pero sa Isaiah chapter 6, minsan lamang ito narinig na Isaiah. Para sa ikabubuti ng tao, sino kaya ang susuguin natin? Nung marinig ito ni Isaiah, sabi niya, ako ang susuguin mo, Panginoon. Mag-ano tayo? Mag-volunteer po tayo. Malaki po ang magagawa niyaan. Mababanggit ko, magdadagdag po ako mamaya kung anong malaking nagagawa po niyaan. Isaiah po tayo para po makita natin yung katotohanan dito sa aklat na Isaiah, chapter 6. Anong verse po ito? Verse 8. And also I heard the voice of the Lord saying, narinig ko rin ang tinig ng Diyos na sinasabi, whom shall I send? And whom will go for us? Nung marinig ko yan, sabi na Isaiah, kaya sinabi ko, here I am. Sige, ako na lang suguin mo. Kaya ang sinasabi niya, kasunod noon, na verse, sige, pumunta ka. At sabihin mo sa mga taong ito. Kano? Tingnan mo yung mga pasya. Ang propeta ito yung naging propeta. Hindi dahil siya ay tinawag. Naging propeta ito. Naging preacher at teacher ito dahil sa kanyang pasya. Amen? Ang sarap kasi, pagkapasya, ang sarap tinitignan, ang sarap pakiramdaman ito. Lalo na yung tayo ay gumagawa. At nakapagpapalakas ito sa tumitingin. Sabi ko nga, nakapagpapalakas ito at nakapagpapabilis. Dahil pagka meron kang nakikita ng nagbubuluntaryo yung tao, na hindi mo naman siya kinakausap tungkol sa bagay na ito, pero gumagawa siya na higit doon sa ikaw, ay nagiging masigla ka. At nagiging masaya ka. At lalong napapabilis ang gawain. Agbuluntaryo kayo, brethren. Yan yung message natin, ano? Lalo na po, when we presenting the gospel to the unsaved. At hindi na rin lead ito sa inyo. Papasukin na naman natin yung ayaw natin. Ang ganda-ganda kasing pakinggan at ang ganda-gandang gawin yung ayaw natin. Dahil gusto ito ng Diyos. Madalas yung gusto natin, taliwas sa Diyos.
At madalas yung gusto natin o yung gusto ng Diyos, ayaw natin. Pero mas magandang gustuhin natin yung ayaw natin na gusto ng Diyos. Noong magkaroon ng pagpapasya ang mga mananampalataya, dahil pansamantalang bumagal ang takbo ng Ebanghelyo sa panahon ng mga apostol. Makita niyo sa chapter 4 ng Gawa, verse 32. Ang nakakahadlang na noon ay napakarami ng pangangailangan ng mga mananampalataya. Ang pangangailangan nila sa araw-araw ay nagpatigil doon sa kanilang responsibilidad to preach the gospel. Kaya ang kanilang ginawa, nagpasya ang ilan, urnungin dan amin nga kaya da. Amen? Nagpasya ang lahat na magtutulungan na lamang po sila. Uha po niyo ito? Pasya ito ha. Ito ang ayaw mapakinggan ng minsan niyo. Itong mahirap pagpasyakan. Ang mamasyal ang sarap, pero pagka magpasya ka sa mga bagay na ito, ito ang mahirap. 32, and the multitude of them that believe were of one heart and one soul. Neither said any of them out of the thing which he had possessed was his own, but they had all things common. At dahil dito sa kanilang pagpapasya, brethren, kahit hindi magandang pakinggan ito, ito ang madalas na ayaw eh. Sige lang, i-concentrate yung makinig. Dahil dito sa kanilang pagpapasya, napakalaki ang nagawa ng mga apostol dito. Nagbunga ito ng napakalaking trabaho. And 33, and with great power gave to the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yung preaching the gospel, ang daming nagawa ng mga apostol. And great grace was upon all men. And 34, neither were there any among them that lacked. Wala nang nagkulang pa sa kanila dahil talagang nagtutulungan. Kulang ka ng tubig, may tubig doon, may tatlo kami tubig doon. Wala ka may luluto. Meron doon, meron pa akong tirang bigas doon. Pero ngayon, kanya-kanya. Maraming mananampalataya, kanya-kanya. Kung saan-saan sumusuot ang kapwa nila mananampalataya para mabuhay lamang, makakain at makainom, para magawa lamang ang trabaho nila sa Diyos. Pero sila noon, hindi nila kinakayaan ganyan. Kailangang mabilis ang hakbang ng Ebanghelyo. And laid them down at the apostle's feet. At ang lahat ng distribution noon ng panahon, kahit saan kayo tumingin, ibinibigay sa mga apostol. Pero ngayon, pagka may tulong pang pinansyal para sa gawain, sa iba ibinibigay. Pagkatapos noon, hindi pa ito dumarating. Ay! Joke. And then, 36, si Jose, na tinatawag ng mga apostol na Barnabas, 37, having land and sold it, and brought the money, laid it down to the apostle's feet. Nagtinda siya ng lupa, binigay sa mga apostol, para uusad ang trabaho ng mga mananampalataya. Chapter 5, may nagtinda rin, si Sapira at Ananias. Tama ba? Sapira at Ananias. Verse 3, pinuno ni Satanas ng kasinungalingan ng kanilang puso. Magboluntaryo tayo dahil pakinabang ito ng tao na hindi paligtas, brethren. Tayo ba talaga, Pastor, ang concern dyan? Tayo ba talaga yung tao na dapat magvoluntary dyan? Wala nang ibang tao pa. Kundi yung tayo na ligtas. Ito'y kapakanan ng kaligtasan ng marami. Kaya tayo nagpapakabanal. Kaya tayo every Sunday nandito. Kaya tayo nagsisikap. Dahil unang-unay sa mga taong hindi ligtas na tao. Naiintindihan po natin. Idagdag ko po ito, ano? Ang hindi natin alam, nung dumami ulit ang mga mananampalataya, sa chapter 6 ng Gawa, dumami ulit. Naghahanap sila ng volunteers na kahit pito lang. Alam niyo yung mga volunteers na lumabas? Si Esteban.
Si Nicanor, si Nicanor. Sino pa isa? Si Felipe. Ang pitong ito na nag-volunteers bilang isang deacon. Ang naging dahilan kung bakit napakaraming ligtas na tao ulit. Lahat ng ginagawa natin bilang isang mananampalataya sa loob at sa labas ng iglesia ay kaligtasan unang-una ng mga taong hindi ligtas. Chapter 6, pagkatapos meron ang mga volunteers na mga deacons na pito, verse 7, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem, and a great company of the priests were obedient to faith. Nung lumabas ang volunteers na ito, na pito, lalong dumami ang mga mananampalataya. At napakaraming naligtas ng mga papari. Verse 7. Pero wala pang naliligtas na pari sa Light of Truth Ministry. Amen? Wala pa. Pero kailangang maligtas ang mga paparing ito. Verse 7, ang daming naligtas na pari. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Hindi ligtas ang pari. Ang mga Hudyong pari noon ay hindi ligtas. Dahil ang mga papari ng mga Hudyo ay Hudyo. Walang pari na hintel. Pero ang pari ngayon ay pawang mga mahintel. Piruin nyo yan? Ang pari lamang ng Diyos ay Hudyo. Ngayon, ang maraming pari ng mga hintel ay hintel. At ito ay hindi ligtas. Pero ang mga Hudyo noon na pari ay hindi ligtas, mas higit na hindi ligtas ang mga paparing hintel ngayon. Makita nyo pagka nag-volunteer tayo, kapakanan lagi ang mga taong hindi ligtas. Dahil trabaho talaga ito ng mga mananampalataya noon. Doon sa spiritual na paglaki, brethren, mayroong nag-volunteer dito, si Pablo. Kung ako ay ihandog lamang para sa inyong kagalakan at sa inyong paglago, handa kong ibigay ang aking sarili. Pasya ko ito na ihanda kong aking sarili. Philippians. Sa mga paglako, brethren, sa spiritual, mag-ano kayo, mag-presenta kayo. Dahil maganda itong pag-uubusan natin ng pansin. Pag-uubusan natin ito ng lakas at ng oras. Verse 17 ng Philippians chapter 2. Try ko po kung siya ito. Chapter 2 ng Philippians. Where are you? Yeah. And if I be offered upon you the sacrifice and service of your faith, I joy. Kagalakan ko yan na ako, kung ito ay sa inyo ikilalago, ibibigay ko ito para sa inyo. Hindi pinilit ng Pilipinas o anumang iglesia si Pablo para ibigay ang kanyang sarili sa kanilang paglago. Ito ay pasya ni Pablo. Amen? Wala ba tayong nakikitang mga mananampalataya na kailangan ng kanilang paglago? Hindi ba pwede nating ipasya ang ating sarili na alagaan ang mga ito, na ang mga tanong ay masagot natin? Ay, paunang announcement po. Naglatag po ang mga kabataan. Itutuloy ba niya ngayon? Sample. Ang dami pong question ng mga kabataan. At nakita ko yung question nila. Meron na pong nakalagay na ba dyan? Yung mga elders po na sasagot, nakalagay na po dyan. Nakalagay yan. Medyo marami eh. Ay, si Ricky. Kailan nyo ito na kahapon? Ihanda natin. Ito'y paglago sa spiritual natin at nila. Ipasya natin ito sa ating sarili. Volunteers ito. And 17, it says here to the Christians in Philippians, yeah, and if I offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy. Rejoice with you all. Magdagdag po ako. Chapter 12, verse 1 ng Romans.
Magbibigay po ako, kakalungkatin natin ito ng konti. Iyong pasya ng inyong puso. Akala ko ba offering lang yan, Pastor? Hindi. Ipakita ko ito sa inyo, brethren. Sana aabot po ito sa Pasay. Verse 1, I beseech you, brethren, therefore, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Namamanhik si Pablo na ibigay natin, mag-voluntaryo kayo, Tilokano, ang kumabalikasan, maipasya na ninyo ang iyong sarili na maging handog na buhay, ano pa, at katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Pagka ito ay voluntaryo mong ibinigay sa Diyos, hindi ikaw ang makikinabang lamang. May taong makikinabang. Katulad ng ang mga hayop noon na ibinibigay ay hindi sa kapakanan ng hayop na ito, kundi kapakanan ng tao na nagbibigay. Kaya tayo ay halimbawa, pagka binigay natin ang ating sarili bilang handog sa Diyos, makikinabang ang mga tao dito para sa atin. Amen? Ang akala natin noon, pagka ibigay natin ang ating sarili bilang buhay, banal, na handog sa Diyos, ay sa tayo nakasentro? Hindi. Dahil ang sakripisyo sa Old Testament, pagka ibinigay ang hayop, yung tao na yun ang makikinabang. Naintindihan mo natin? May makikinabang para sa atin. Pagka naibigay natin ang ating sarili na buhay na handog, kalugod-lugod sa Diyos. Konti na lang po ito. Tatapusin po natin. 2 Samuel chapter 15. Ito po ay sa pagitan ni Absalom at ng kanyang amang si David. Si Absalom, na pangatlong anak ni David, puwinersa niya na ang trono ay mapasa kanya. Kaya ang kanyang ama na nakaupo sa trono bilang hari sa Israel, kinuha niya yung kapangyarihan. And let me read and verse 13. Nung malaman ni David na nakuha na ni Absalom ang kapangyarihan sa Israel, ito na ang kanyang ginawa. Basahin ko po. And there came verse 14. And David said unto all his servants that were with him at Jerusalem, arise, arise, let us flee, for we shall not else escape from Absalom. Make speed to depart, lest he overtake us suddenly, and bring evil upon us, and smite the city with the edge of the sword. Nung mabalitaan na ang kapangyarihan na ay na kay Absalom na kanyang anak, nakuha na niya ang trono, nagpasya itong si David. At ang sabi niya, pasya niya ito, ha? Kilala niyo si David? Hindi natatakot sa leon yan. Hindi natakot doon sa higanting si Goliath. Pero nung dumating ang pagkakataon na ito, nung kinuha ang kanyang pagiging isang hari, alam niyo ang kanyang sinasabi? Nagpasya siya sa kanyang sarili. Bilisan lamang ninyo. Lumikas na lamang tayo. Dahil pagka naabutan tayo ni Absalom, tiyak dadanak ang dugo. Maraming mamamatay sa atin. Kaya ang remedyo ni David, ang kanyang pasya, ay lumisan na lamang. Naintindihan po natin, hindi siya nagmamatapang. Pero ang kanyang iniisip ay ang kapakanan ng marami. Kaya nagpasya ito ng ganito. Kung tapang, tapang si David. Ngunit dahil sa kapakanan ng marami, nag-volunteer si David. Tinitignan ang kapakanan ng marami. Maraming Christians, hindi nagpapasya. Bakit? Ang tinitignan niya ay ang kanyang kapakanan lamang. Hindi tinitignan ang kapakanan ng marami. Kaya maraming napapahamak. At doon sa paglalakbay ni David,
upang lisanin ang kanyang kapangyarihan. Tignan nyo, merong nag-volunteer dito. At ang sabi niya rito, ang ganda ulit. Punong-puno ng pagpapasya. 15, 2 Samuel, verse 19. Doon sa kanyang paglisan, merong nagngangalang Itay. Hindi ito ama, Itay. O Itay, kung nam toki, di mo 21. At Itay, verse, uunahin ko saan ko ba ito unahin. Verse 19. Then said the king to Itay, the Gittite. Hindi ito Hudyo, ano? Wherefore goest thou also with us? Bakit ka sumasama sa amin? Return to thy place. Agawid gan. Umuwi ka lang sa lugar ninyo. Huwag ka lang tumatakas kami. Bakit ka sumasama sa amin? Wherefore goest thou also with us? Return to thy place. And abide with the king. Doon ka na lang. Doon si Kayari Absalom. Sapagkat ikaw ay hindi Hudyo. Doon ka na lamang. At ikaw ay bilanggo lamang ng mga Israelitas. Kaya doon ka na lamang. Bakit ka sasama sa amin? Bakit ka sasama sa akin? At sinasabi ni David, kailan ka lang? But you are yesterday. Should I this day make they go up and down with us? Kailan ka lang nakasama ko? Ngayon, tatakas tayo. Pababa, pataas kung saan-saan ako pupunta. Seeing I go whither I may, kung saan-saan ako pupunta, return down and take back thy brethren, mercy and truth be with thee. Bumalik ka na dahil wala akong patutunguhan. Pero ang sagot nung taong nagpasya, and Itay answered the king and said, as the Lord liveth, as my Lord the king liveth, surely in what place my Lord the king shall be, whether I death or life, even as shall also with his servant be. Nagpasya si Itay, kahit saan ka pupunta o hari, kahit sa kamatayan ang iyong kantungan, sasamahan kita. Bakit? Puprotektahan kita. Pero pagkaalanganin na isang tao, hindi na sasama sa iyo yan, lalo na sa pagkagastusan. Di nasasama yan. Ang binatawan niya ay kalilimutan na lamang. At noong si David ay tumataas patungo sa mount, ano yung mount na mataas doon? Doon sa Jerusalem? Gethsemane. Pataas na po yun. May sumalubong ulit sa kanya. Tingnan nyo volunteer ulit. Ang daming nag-volunteer chapter 16, verse 1. And when David was a little past the top of the hill, nung nasa tuktok na siya, nung siya ay tumatakas, behold, Ziba the servant of Mephibosheth. At itong si Ziba na ito, ang ganda ng pangalan niya, Ziba. Hindi na ito Masiba, talagang pangalan ito, Ziba. The servant of Mephibosheth met him. At itong si Ziba ay meron siyang kasamang upon them 200 loaves. And marami siyang mga tinapay. Loaves of bread. Hundreds of bunches of raisins. O pasas ito. And 100 bunches of raisins. And 100 of summer fruits. Yung mga bunga ng mga fruits na pang, ano yung pang summer? Bayabas ba yun? Ano pa yung mga pang summer? Kay Mito, pakwan, ayun, melon. Talagang masasarap pala. And a bottle of wine na iinumin nila. At pagkatapos nun, the king said unto Ziba, anong ibig sabihin ito, Ziba? And Ziba said, ang mga asnong ito, o hari, ay sasakyan mo at sasakyan ng iyong sambahayan. Ang mga asnong ito, o hari, ay sasakyan mo at ng iyong sambahayan at kakainin yan ng mga tao mo at ang iyong sambahayan. Kuha natin, mainit po kasi. Hintayin po, magpapa-aircon na po tayo ng madali. Volunteers.
Pero mo namang ipupugaw niya yung init dyan o doon. Kukunutin niya yan, tapos ipugaw niya sa'yo. Tapos ganito pang mensahe, di iinit ka. Ganito, sa iyong paglalakbay o hari, sasakyan mo yan ng iyong mga anak at ang iyong mga kasamahan. Tinapay mo yan. O, ayan. Sabi ko, hindi rin ako umiimik. Minsan nga pinag-uusapan ng matagal. Ano bang sasakyan niyo, Pastor, papuntang Pasay? Hindi ako umiimik. O, talaga hindi ako umiimik. Dahil hindi ako nagsasalita. Sabi ni Mrs., napaglugan ang tayo ron. Hindi ako umiimik. Ang sinasabi ko, patapusin niyo muna yung mensahe ko. Meron ka palang mensahe. Oo. Eto, ano yan, Ziba? Balon mo yan, o hari, sa iyong paglalakbay. Hindi naman ako tatakas eh. Pupunta lang ako, may gagawin pa ako doon. Amen? Makakalaga ang ikaw ay magpasya para sa Diyos. Amen? Malaki ang magagawa nito. Kailan mo gusto, Pastor, magpasya ako? Late ka na. Sa lahat sana ng panahon ay mayroon tayong pasya. Dahil pagka mayroong mga bagay na dapat nating gawin, huwag ka nang magpapasya dahil pasyador ka. Ay, nagpasya ka na. Pasyador, magahan niya magbaga ko. Pasya ka na. Nakapagpasya ka na. Sa lahat sana ng panahon, nakapagpapasya tayo para hindi tayo huli ang lahat. Lahat ng trabaho ng Panginoon ay dapat doon tayo magpasya. Tignan nyo kung saan dapat tayong maunang magpasya. Amen? Magpasya tayo. Mag-volunteer tayo. Kaunting kaalaman, ang pag-volunteer natin, ang magkaroon tayo ng pasya, ay isang malaking... Ito yung napakaluwang na taniman ng mga mananampalataya. Ito yung napakalaking taniman kung saan tayo magtatanim. Yung tayo ay mag-volunteer sa gawain ng Panginoon. Na pagkatapos niyan, one day, tayo ay aani, ano? Aani tayo. Sinasabi ni Pablo, ag-voluntaryo kayo. Chapter 6, verse 10. Sa lahat ng tao, gagawa kayo ng mabuti. Voluntaryo kayo. Lalo na sa sambahayan ng Diyos. Sabi ng isa, ayos! Hindi nabanggit ang aking pangalan. O, yun ang gusto eh. Ay, salamat. Hindi binanggit ni Pastor ang aking pangalan. Pero one day, sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, bakit wala akong pangalan dyan? Eh, ayaw mo namang mabanggit ang pangalan mo. Di ba? One day, hanapin nyo ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Baka sabihin ito sa inyo, Panginoon, ba't wala yung pangalan ko dyan? Eh, ayaw mo namang pabanggit ang pangalan mo. Sa mga kwan yun, sa mga contribution yun, Panginoon. Ang buhay natin, kung bakit natin ginagawa ito, ay responsibilidad natin. Kapakanan ito, higit sa lahat sa mga hindi mananampalataya. Ang buhay natin, ay hindi huling magpasya. Hindi tayo yung pag-iisipan ko muna. Ang pagbalik ko doon ay pasya ko. Walang nagtutulak sa akin at walang tumatawag doon sa akin. Kung ako lang ang masusunod, ayoko pang mamatay na maaga. Pero doon halos mamatay ako doon. Pero nagpapasya ako sa kanilang paglago sa espiritual, sa kaligtasan ng marami. Amen. Kaslakar sila dyan, nagpudot. Kung saan ako nagtuturo, nandun na ako nakaupo, doon na rin ako matutulog. Tabi ito ng CR. Doon na rin kami kumakain. Tabi na rin ito ng table namin. Doon din isang alien, nakisak, girupak yung unang makita dan. Pasya ko ito, brethren. Hindi niyo ako itinutulak. Amen. Magpasya kayo sapagkat ito ang magpapalago sa atin ng mas mabilis. Sa inyo at sa iba.
Amen? O, baka may tanong po kayo, tapos na po ako. Meron po? Magpasya po kayo. Wala nang babanggiting pangalan sa mga mananampalataya. Mamaya babanggit ako. Joke lang, joke. O, dakilang Diyos, sa ngalan ni Jesus. Sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Hayaan mo po, O Diyos, na madali na ang kaharian mo ay mapasalupa. Upang maganap na mabilisan ang mga inihayag ng mga propeta. Ngunit bago ang mga ito, O Diyos, loobin mo po na magkaroon kami ng mga sariling pasya sa aming puso. Hindi po kami napipilitan sapagkat kalooban mo na ang isang tao ay magpasya. Kaligtasan o sa kapahamakan, ang tumulong o ang hindi tumulong. Loobin mo, Panginoon, na mapili po namin ang pasyang mabuti para po sa lahat, hindi sa amin sarili. Kaya mong matuto kami, maging tularan po namin ang iyong pagpapasya na naging kaligtasan namin. Sa ngalan ni Jesus. Amen.